Hello guys, welcome back to my channel. Power window problem ulit tayo guys sa Toyota Corolla Big Body. Di bali ang problema na ito guys sa passenger side. Ito guys, papakita ko sa inyo. Teka, lika, lika. Yan, di bali ang problema niya guys sa itong passenger side. Sir, anong napansin mo sa sasakyan mo yan? Si Sir, ito yung may-ari. Window ng right side. Apo? Eh ayaw bumaba, tumataas lang. Tumataas lang, sir. Yan sir, sa driver side, sir, napapagana mo. Dito nga, hindi gumagana eh. Pero doon sa mismong ano. Dito guys. Gumagana. Di bali sir, testing muna natin, sir. Pakita natin, sir. Sir, paki-start mo nga. Take payong. And guys, sige nga sir, i-switch mo nga dyan, sir. Ano yan, sir? Pataas. Pataas yan. Sige, sir. Baba. Ayaw. And guys, ayaw bumaba pag dito sa driver side switch. Driver side. Yan. Sige nga, sir. Down mo nga. Ayaw. Yan. Yan. Di bali, guys, ayaw. Yan. Ah, naglo-lose contact, sir. And guys, papakita ko naman sa inyo, guys, dito ko sa switch. And guys, nababa. And guys, nataas. Sige nga, sir. Taas mo. Yan, baba. Ayaw. Ayan, ayaw. So, ibig sabihin guys, buo yung switch niya rito sa passenger side. Ngayon, ang gagawin natin guys, re-referen natin yung driver side na switch. Di bali guys, itong, sir, pakapatay nga, sir. Ito guys, ang switch na to guys, repairable yan. Hindi yan katulad ng ibang switch na napakasailan repairin. Katulad guys, ng mga Hyundai Accent guys, yan, hindi ko nire-refer yan kasi talaga maselan yan. Malambot lang yung mga contact nyan. Ito guys, mechanical lang yan. Papakita ko sa inyo guys kung paano mag-refer nyan. Correct. Na contact. Tatanggalin nyo muna to guys yung cover. Yan. Ito naman guys, natatanggal to rito, nasusungkit yan, pero para sigurado guys, para hindi natin masira to, kasi medyo luma na guys, baka masira natin itong holder ng switch. Kaya tanggalin na lang natin guys para hindi tayo makasira. Tanggalin natin itong handle. Tapos ito guys. Yan. Lahat guys ng may metal screw guys, tatanggalin natin. Yan guys, tapos tingnan nyo guys kung nakalapat to o nakaklip. Tulad nyo guys, tatanggal na. Yan, kasi medyo may problema na guys yung mga lock nya. Yan guys, tapos ito susungkitin nyo lang. Tapos ito guys, pindutin nyo. Yan. Kaya lang guys. And guys, repair natin. Yan guys, ang gagawin nyo rito, susungkitin nyo to. Yan yung cover nya. Yan, may cover yan. Kasi yung pagkari. Yan, para matanggal yan. Pero ito, tanggalin mo muna ito guys. May metal screw siya. Bali, tatlo. Yan. Ito. Tapos ito. Para matanggal yung cover. Yan guys, natanggal na. Yan. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan guys, metal screw yan, hindi nyo matatanggal tong cover. Tapos guys, meron yan dito. Yan, mga metal screw din. Bali, apat. Kaya kuha kang liha.
Ay, bali, wag na. Dito na lang sa ano. Ayun guys, di bali apat. Yan, para maiangat nyo to. Kayo na, hindi nyo mabubunot yan. Ah, kailangan nyo muna tanggalin tong yung lock nya. Para sa passenger side at sa likod. Pag pinindot yan guys, ibig sabihin nakalock yan. Pag naka-open, ibig sabihin pwede nyo pindutin o gamitin nyo sa passenger side at saka sa likod. Yan. Tapos ganyan lang guys, medyo ingat lang. Yan. Tapos ito guys, tatandaan nyo lang to. May spring nya na dalawa. Lalagay muna natin dito. Ay, lagay dito. Guys, ayaw dumikit. Stainless yata to guys. Ayaw dumikit. Dito nila. Sir, ito sir. Then guys, ito ang problema niya kaya ayaw gumana ron. Contact point. Yan sir, sobrang dumi. Then guys, kitang-kita naman, sobrang dumi. Yan. Bali guys, ang gagawin natin dito, lilinisin natin to. Yan, pati to. Yan ang mga contact point. Apo. Contact niya para tumawid dun sa kabila. Medyo ingat lang guys kasi pag dito nyo nilinis yan, minsan tumatalsik yan. Tapos guys, medyo ibababa nyo ng konti. Yan. Tapos guys, ito lilinisan nyo yung contact niya. Yan lang ang nagiging problema niyan guys, kaya hindi siya tumatawid yung supply ron sa passenger side. Kahit sa likod guys, ganyan din ang nangyayari. Yan, kailangan lang ninisan yun. Guys, okay na. Tapos ito, malinis na rin. Yan, kailangan guys, naglalaro. Yan, kailangan naglalaro siya. Ngayon, medyo i-adjust natin ng konti para maganda yung contact niya. Yan. Tapos ito rin, malinis na. Yan. Kailangan guys, naglalaro ko siya. Hindi rin pwede guys na sobra. Yan, di bali guys, okay na tayo sa passenger side. Ngayon, nabuksan na rin naman natin. Kaya lilinisin na natin yung iba. Ito guys, no? Kitang-kita naman, sobrang dumi. Sir, lahat na linisan na natin. Okay, sir. Oh, sobrang dumi na. Nabuksan na rin lang eh. Linisan na natin. Nabuksan na eh. Kaya lahat na natin. Pag mga ano sir, mga driver side na switch sa Hyundai Accent, saka yung mga Kia Rio, yung Sportivo, hindi ako nagbubukas yan. Ay, ibang ano yun. Napakasela yan sir. Kasi yan sir, nare-repair naman yan, kaya natin gawin yan. Kaya lang, ang masela yan dito sir, ito. Yan, pag binunot niyo yan at bumitaw yung gumagano, yung naglalak dyan na ganon. Yeah. Pag bumitaw yan guys, lagi naka-open na yan. Hindi nyo na may ilalak yan. Hindi ba sir nag-repair niyan? Nire-repair nila, binibideohan nila, pero hindi nila pinapakita na bumakyap. Yan, siyempre, di ba sir? Hindi mo mapakita. Hindi mo nabibideohan niya, bumakyap eh. Oo. Yung iba nag-repair niya, mapapagana nila. Pero hindi nila nabibideohan na bumakyap. Ang tumutubil lang yan sir, ito. Ito lang. Pero itong panso, yung kulay panso, hindi tumutumi yan. Pag-isa
ano, linya lang sila, no? Oo, oh, ano lang yan eh. Yung isa kasi sir, ano eh, electronics yun sir. Medyo masayalan yun. Kaya pag nirepair mo yun at nagka-problema, wala, mag-aapuno ka na rin sir, pag ikaw ang manggagawa. Kaya ni minsan, ako nag-repair yan sir, driver sir. Sabihin na natin na ano sir. Ano lang tayo sir eh. Kung baka iniisip mo na agad natin yung mangyayari. Kasi sa tagal kong electrician sir, alam ko na yan. Kaya na ako may malawak ka naman. Oo. Matagal na ako electrician guys, kaya alam ko na yan. Ito guys, inisa na rin natin to guys para sigurado itong kulay tanso. Yan, para lahat na. Ito sir yung driver side, huwag natin repairin kasi masailan yan. May magnet yan eh. Gumagana naman siya, di ba? Huwag natin repairin. Para wala maging ano. And guys, abalik natin yung spring. Ayan sir, may ingat ka talaga dyan. Oo sir. Ayan lang yung spring na yun, pag tumalsik yan. Tapos guys, ito double check nyo rin. Kaya minsan kasi pag maiksi yung kabila, hindi rin talaga gagana. Yung iba kasi sir, natutunaw ko. Siya naman, napantay naman guys. Kitang-kita naman. Yung pantay pa rito. Minsan kasi guys, may isa maiksi, kaya hindi rin gagana yan. Guys, okay na. Balik na natin. Ayan, tapos itong mga metal screw. Maliit. Kailangan guys, tutunog siya siyempre. Ayan. Sir, din naman, maganda na yung tunog nyo. Diba? Lumalaban na siya kasi nai-adjust na natin. Ito naman sir, lock yan. Sa door lock. Ngayon guys, ibabalik na natin ito. Ayan, kailangan tumunog siya. Ayan. Ito guys, yung sinasabi ko, yung mga masisela na switch na ganito, pag binunot nyo yan, yan yung iba guys, malambot yun na pag binalik nyo sir, hindi na siya maglalaro ng ganyan. Hindi na siya lulubog. Kaya napakaselan nun. Okay guys, okay na? Ngayon, testing muna natin. Wag muna natin ikabit mo. Yan. Okay. Okay na, walang cut yan. Good sir, walang cut yun, no? Dire-direct yan. Okay, so okay na. Tayo, pitutin mo ron. Kaya lang kasimple, mag-repair ng power window switch sa Toyota Corolla Big Body 95 model. Okay, pitutin mo. Yan, taas. Yan, sir, okay na. Okay na. Ako na. Okay, guys, okay na. Puto po kay sir. Sir. Sir, dito ka sir. Against the lane tayo. Yan. Alam mo ang ginagawa mo, alam mo trabaho, kaya magaling na. Shout out ka sir. Hi guys. Recommended. Recommended siya. Hi, Sai. Yes, kalating. Okay, sa akin yung namagrip ng power window switch, driver side, sana may natutunan kayo sa share kung bagong video. Maraming salamat. Good job.